Ito ang inyong Regional TV News. Alamin na natin ang mga balita mula sa Visayas at Mindanao kasama si Cecil Quibod Castro. Cecil? Salamat, Raffy. 5 ang patay sa karambola ng pick-up, motorsiklo at dump truck sa Santa Maria, Davao Occidental. Dito naman sa Cebu, huli ka mang ilang aksidente sa Talisay City. Ang may init na balita hatid ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang e-bike sa Talisay, Cebu na galing sa parking area. Dire-diretso iyang pinatakbo ng driver hanggang sa sumalpok sa paparating na motorsiklo. Ilang segundong huminto ang rider ng motorsiklo at tila kinausap ang nakabangga sa kanya. In-impound ang e-bike habang isinailalim sa seminar ang driver nito. Isang kotse at truck naman ang nagbanggaan sa Cebu South Road. Biglang nag-change lane ang truck sa gitna ng mabigat na trapiko. Walang pahayag ang driver. 5 ang nasawi sa aksidente sa Santa Maria, Davao Occidental. Ayon sa pulisya, mabilis ang takbo ng pick-up nang mag-overshoot at mapunta sa kabilang lane. Nabangga nito ang isang motorsiklo. Dead on the spot ang rider at angkas niya. Nabangga rin ng pick-up ang isang mini dump truck na kasunod ng motorsiklo. 3 sakay nito ang nasawi. Kasalukuyan naka-hospital arrest ang driver ng pick-up na nakainom umano. Walang pahayag ang driver ng pick-up na mahaharap sa patong-patong na reklamo. Ito si driver sir ng pick-up is birthday niya nung araw na yon. So lasing na lasing yung suspect. Yun sir, approaching ko kurbada para nakatulog ata yung driver. Yung estimate natin na speed is mga nasa 120 pataas, minimum talaga ng 120. Huli ka mang pagninakaw ng isang lalaki sa isang kainan sa Pavia, Iloilo. Unti-unti niyang nilapitan ang bintana ng tindahan at inabot ang tablet na nakalapag sa mesa. Nang maabot, umalis din kaagad ang suspect. Huli na nang malaman ng mga bantay ng tindahan ang insidente. Narinig na lang ng kasamahan namin na tumunog yung parang may gumanon na charger. Pag silip niya, walang tao. Pero lumabas siya, may nabutan siyang nakakap na nakasombrerong pula. Pero wala naman siyang evidence na yun ang kumuha. Kaya hahabulin niya sana ba? Ayon sa mga empleyado, pangalawang beses nang nabiktima ng pagnanakaw ang naturang tindahan. Femery Dumabok ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.